What's up mga kayon, and welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Walang Work Driver at may naman dito walang ilang kaya sumasalumi sa patotohanan lamang mga kayon. Dito tayo sa may Brojas Boulevard sa may Manila Bay, yung controversial at popular na Dolomite. Ayun o, no? Sa dulo mga kayon, pinagbawalan kasi tayong mag-vlog sa may footbridge, pero okay, pwede naman kung dadaan ka lang at saka magpapapicture, so open naman yung footbridge. Pero kung mag-i-stay ka rin ng matagal, eh, yun po yung pinagbabawal. So, siguro mga 15 minutes sa footbridge, kaya mga 10 minutes, 5 minutes para sa picture taking ninyo. Pwede naman kayong dumaan doon at wala namang problema. Ngayon lang nagbabantay ng mga ilang kapulisan natin para doon. Mga kayo, September 25 tayo, araw ng bababaak siya ko. Araw ng Friday, kaya kung makakapansin nyo mga kayo, marami rito ang mga siklista, mga nagja-jogging, mga nagmumotor at motorista na umiinto dito para magpa-picture at kumuha ng picture sa may Manila Beach Bay natin dito sa may Rojas Boulevard. Kaya makapansin nyo maraming tao. Mga kayo, masarap kasi mag-jogging pagka malapit ka sa may dagat kasi gawa ng yung alat saka yung amoy masarap, no? Yun nga lang, padating mo dito eh marami ng truck na dumadaan, kaya medyo masama naman ng sabagay itong pollution. So tinimplahan ng dagat alat at tinimplahan ng pollution. Rojas Boulevard ito, southbound ito, nakikita nyo sa kabila yung northbound ito, southbound mga pupunta ng Cavite. Punta ng Cavite, punta ng Las Piñas, no? Tapos ito nakikita nyo yung kulay pink, ito ang bike lane, no? So maraming parang ito parang naging ito kasi yung pinaka closest, eh ito yung pinaka malapit na pwede mong picturean yung beach, no? Kasi nga bawal doon sa footbridge, may pwede lang dumaan, no? Maraming nagja-jogging dito kasi Friday, yung iba walang pasok kinabukasan, kaya mapapansin nyo may mga ilan tayo mga kayon na nagja-jogging dito at nagbibisikleta kasi yung mga iba walang pasok kinabukasan. Mga kayo, madalas na akong makikita sa Manila Bay at marami na tayo, magkakaroon tayo ng maraming update dito sa Manila Bay. So sundan natin yung Dolomite na yan, yung pinakasikat na Dolomite na yan, kasi nga maraming natutuwa at marami rin tumutuligsa. Ito yung sinasabi ko nga, ayan, nag-comment natin sa live natin. Meron dito, ganun sa MMTA, MP, CG, recycle bin, mga plastic, no? Ayun mga kayo, mapapansin nyo, maraming nagja-jogging. Maraming motorista na pupunta rito sa Rojas Boulevard gawa ng masarap kasi ang mag-jogging dito. Kasi nga, naamoy mo yung lambing ng tubig alat dito sa buong kahabaan ng Rojas Boulevard. May mga naglilinis din. District 5, no, madam? District 5, mga naglilinis ng ating Rojas Boulevard. District 5 kasi itong Manila Bay, kaya nakadistina dito isa mga DPS District 5 and under Engineer Saing to. Hindi ako nagkakamali. Si Engineer Saing ang pinaka heavy na dito, yung babae. Sila din yung mahikita nyo sa
kanya-kanyang area eh. Yung Paseco kasi District 5 din ito. Kaya makikita mo din sila ron. O, kanya-kanyang area lang. Manila, Manila Bay, Paseco. Kanina mga kayo, nakakita nyo yung ating close shot dun sa mga ibon na nadudoon sa Manila Bay Beach. Yung mga migratory birds. Ang dami nila. Hindi ko alam po anong tawag doon sa mga ibon na yun eh. Lakarin natin tong gilid ng Baywalk o yung Roas Boulevard. Ayun, maraming tao doon. No? Sarap maglakad dito actually. Ayun mga ka, usually mga kayo dito nag-stop over yung mga nagbibisikleta para magpa-picture dun sa White Sand Dolomite, no? Kaya marami sila rito. Tapos may ganito rin parang upuan. Maganda yung panahon ngayon, sana wag umulan, no? Makulimlim lang ang oras natin kasi nasa alas 7 na ata, no? Oo, alas 7 na, 7:07 na, kaya dapat lumabas na yung haring araw, pero wala pa din eh, kasi nga ata may bagyong paparating ata. Ayun, may mga nagja-jogging. Sarap mo. Sarap mag-jogging ngayon. Sarap mag-jogging. Wala tayong masyado nakikitang trash bin dito, no? Pero meron yung recycle bin. Yung gaya na sinabi ko kanina, yung tulad na ito. Usually dyan na pinukulong o tinatapon yung mga empty bottle. Pero trash bin, wala akong nakita, no? Sana mayroon din kung talagang doon na diretso takot yung mga na pumupunta rito. Mga kayo, no? Lalong dadami pa yung tao rito sa darating na o sa susunod na mga buwan at taon. Kasi nga pag-aganda rin itong Manila Bay na to. Kaya sigurado magiging tourist spot to. Kaya sana. Pero sigurado naman kasama yung sa proyekto ng ating Pangulo. Yung maraming trash bin. Para talagang hindi rin kawawa yung mga tiga DPS natin na naglilinis at nagwawalis dito tuwing umaga. Kasi syempre, kailangan mo nga panatiliin, malinis. Itong Baywalk o Roas Boulevard. Ayoko na kasi pumunta dito. Baka mamaya kung ano lang makita natin eh. Puro tayo. Anyway, patanadaan na rin tayo. Mas maraming bato rito. Ay! Ay, may naliligo pa. Ay, may mga vendors din pala rito. Pero ang gamit nila usually mga sidecar. Dito medyo wala ng tao kumpara doon. Doon marami, no? Mga naging stop over. Dito wala na. Ay mga kayo, para doon sa mga nanonood sa atin sa Jomo Longway Travel, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Click nyo lang yung red button dyan na nakalagay subscribe. Tapos click nyo rin yung katabi niya na bell button. Kasi nga, marami nang sasabi sa akin na welcome back daw. Jomolong, eh hindi naman ako nawala since ECQ mga kayo, lalo-lalo na doon sa mga nakasubscribe sa atin. Eh, lagi akong lumalabas, no? Eh, kaya nagtataka ako, bakit nila ako na-welcome back? Eh, hindi naman ako nawala. Baka kasi naisip ko na siguro hindi ito nakasubscribe sa akin, no? Inaabangan lang nila sa homepage ng YouTube. Pagka-click nyo po ng video ko, makikita nyo po yung subscribe doon. Subscribe po kayo sa atin para lagi kayo updated sa mga videos na tulad dito. Araw-arawin na natin itong Manila Bay as much as we could para makapagbibigay update sa inyo sa Manila Bay sa mga nangyayari. Saka napapanahon na din para
i-update naman kayo, lalo-lalo na sa mga viewers natin abroad about sa mga nangyayari, sa mga kagandahan na nangyayari dito sa lungsod ng Maynila from District 1 to 6. At very very soon mga kayon, pagka okay na tayong tumravel, magta-travel tayo sa Pilipinas muna, sa lahat ng mga magagandang lugar dito, para makita nyo naman, lalo-lalo doon sa mga viewers natin abroad, pati yung mga viewers natin na hindi pa nakakapunta rito sa Maynila, yung mga nasa ibang lugar. Iisa-isahin na natin yan pagka okay na ang lahat. Kasi sa panahon ngayon, hindi pa pwede mag-travel. No? Gusto ko sana ipakita sa inyo yung Kabyang Tunnel para makita nyo yung before and after nung Kabyang. Nakakuha na ako ng picture nung Kabyang Tunnel nung hindi pa ito bukas, hanggang sa pinuksan na. Saka may kausap na rin tayong tao doon. Pero anyway, baywalk tayo. Ayun yung Dolomite. Yung sikat na sikat na beach natin dito sa may Maynila. Tapos ito buong stretch na to, itong baywalk o Rojas Boulevard, yun. So maraming nagsisiklista, maraming nagbibisikleta, maraming nagjo-jogging, kaya nila ate tatapos lang ng jogging, at marami rin nagpapapicture sa may patuhan. May mga stray cats din. Nagiging tourist spot tuloy itong Rojas Boulevard. Marami talaga nga nag-i-stop over doon, lalo na doon sa may footbridge. Pinakasikat na footbridge na ata yun. sa lahat eh, kasi talagang maraming umaakyat doon. Anyway, bukas na yun ha. Bukas yung footbridge, pwede kang magpa-picture, pwede kang dumaan. Huwag ka lang magtatagal kasi may mga pulis na nakaantabay doon. Hindi tayo pwede, hindi ka pwede magbabad, no? Gaya kanina, nandun ako nag-live. Pinababa ako kasi nga matagal. May mga basura pa rin, tsinelas. Oh. Matagal ako nandun doon. So, bumaba ako, doon ako sa side. Okay. Pero anyway, araw-araw nyo na tayong, araw-araw na kayo makakita ng update sa akin dito sa Manila Bay. Kasi nga, napapanahon. Ito nga Manila Bay natin. So, araw-araw na tayo dyan. Yun yung mga birds na migratory birds na nakikita natin doon. Meron tayong video niya na close up ng mga migratory birds na yan. Dito tayo sa labas. Labas tayo rito para makita niyo yung mga nag-jogging. No? Saan ba may labasan? Mga kayong gaya ng sinabi ko sa live natin kanina. Dati kasi napaka malinis pa ito. Bago pa maging marumi, bago pa matambakan ng basura, ay talagang malinis itong Manila Bay. Actually, dito pa nga tayo nag-jogging noon. From Jones Bridge, dire-diretso yan, hanggang doon sa may CCP. Tapos doon na kami mag-i-stop over, tapos pabalik, lakad naman. So dati nagagawa ko pa yon ng mga bata-bata tayo. Ngayon medyo hindi na. At saka wala tayong dadaanan. Kasi babalik tayo doon sa may bukas. Dito tayo sa baba. Daming ipis, oh. Yan yung ipis dagat. Ayun. So yun, no? Asa na ba ako? Dati kasi nag-jogging kami dito, tapos magsiswimming kami dun sa may CCP, sa may pinakadulo. Lalo-lalo na pagkabuhay, marami pumupunta ron. Yung iba, nagluluto pa nga dun. In-explain ko na din kung ano yung nangyari sa Manila Bay. Ayun, pwede pala tayo dito. Ganda ng bike ni Kuya. Although may mga street dwellers pa rin tayong nakikita rin sa may Manila Bay. Hindi ko alam kung saan sila nanggaling. At may mga ilan din na vendors tayong nakikita rito. Pero yung mga vendors na yon, ito yung mga parang sniper kasi dito sa Divisoria to eh. Yung mga de tulak, no? De kariton, de bisikleta, de stroller, de sidecar, mga ganun, parang ganito. Massage, reflex, hilot. Sino nag-hilot? Ikaw rin? Ano dito? Magkano? Ah, pero dito lang yan, di ba?
hilot-hilot massage. Pagka nagja-jogging ka, sumakit ang katawan mo, pwede ka dumiretso. Meron yan dito, usually uupo ka lang. Tapos meron, mamasahin ka nila dito sa labas. Itong mga sasakyan na nakikita niyang papunta sa atin, yan ang Rojas Boulevard, southbound. Tapos sa kabila yung northbound. Pagka umaga, maraming truck dito. Pero pagka patanghali na, kasi bawal na, puro mga private saka mga bus na mayigit. Usually mga kayon, marami nagpa-bike, nagja-jogging. Pagka Friday, Saturday saka Sunday. Today is September 25, Friday. Yung iba walang pasok bukas, kaya ginugustan ngayon sila nagja-jogging at ngayon sila nag-bibisikleta. Kahit noon pa man mga kayon, talagang marami na rin talaga nagbibisikleta rito saka nag-jogging. Kasi nga, ito yung pinakamahaba na pwede mong takbuhin na walang mga dumadaan na sasakyan sa likod o sa gilid mo. Kaya masarap dito kasi isang buong stretch lang itong Rojas Boulevard eh. Pagka lumigo ka na sa may PICC sa kabilang side natin, pwede ka na magpahinga. Para yun yung pinaka-stopover mo na pwede ka na magpahinga. Ay, si Buyo, nasa lubong natin kanina yan, papalik na siya. Wala pa rin pinagbago ang Baywalk, wala pa rin pinagbago masyado ang Rojas Boulevard. Eh, siyempre maliban doon sa Dolomite. Pero ito, same na same, maganda pa rin. Yung puno talagang dire-diretso, consistent, hanggang doon, sa dulo. Ito yung mga nakakamispuntahan pagka medyo nahirati ka sa Maynila. Kaso, dito sa Maynila medyo stressful na din. Kaya, yung iba, bumabalik ng probinsya. Kasi nga dito, sa Maynila, pag natulog ka, magigising ka sa kalagitnaan ng tulog mo. Kasi tatahol yung aso, may mag-iingay, may mag-aaway na kapitbahay. So magigising ka, marireset yung tulog mo. Pero pag nasa probinsya ka, doon dire-diretso ang tulog mo. Kaya yun yung mga namimiss ko sa probinsya. Wala kasi akong probinsya mga kayo. Dito talaga ako sa Maynila lumaki. Dito ako sa Maynila isinilang at tumanda. Ang pinaka-probinsya na pupuntaan ko, Cavite, Tanasa, dahil doon nakabili sila mama ng bahay. Minsan namuuwi ako ron. Madalas hindi. Kaya yun na yung parang pinaka-probinsya ko. Kaya pagka mayroong travel sa mga provinces, ay tuwan-tuwa ako niyan kasi makakapunta ako ng probinsya. Dito na kasi talaga ako sa Maynila lumaki. Mapaikot-ikot tayo rito sa Manila. Kaya kung mapapansin nyo mga kayon, pagka meron ako alam na lugar tapos yung nakwento ko, ibig sabihin alam na alam ko yun. Yung iba alam ko, yung iba hindi ko naman yung alam. Siyempre yung mga hindi ko napupuntahan. Pero yung mga lugar na napupuntahan ko, yun, sigurado magkikwento ako doon kasi dito na ako lumaki sa Maynila. Dito rin tayo nagja-jogging noon, noong panahon na active pa tayo sa bodybuilding saka sa pagja-jogging. Marami ako nakita mga nagpamasahe. Pwede ka magpamasahe rito pagka gusto mo. Medyo pakapal na yung tao. Medyo parami na.
hindi din nagbabike. Daan lang natin yung footbridge kasi doon ako tatawid sa kapila. Sabihin natin kung makakadaan. Pero kanina pwede pa eh. Tingnan na, meron pa, may tao pa doon sa taas. So tingin ko pwede pa naman. Silipin natin yung white sand. Yung dolomite. Mga kayo, kung mapapansin nyo, medyo lumalagari na tayo sa mga iba't ibang departamento. So pagka umaga, nasa DPS District 1 tayo. Tapos pagka tumuntong na alas 8, pumupunta na tayo ng hawkers naman. Gaya ngayon, ano oras na ba? Mag-alas 8 na. So papalik na tayo ng opisina ng hawkers. Para sa clearing operation nila. Sa buong kaabahan ng Baybok, mga kayon, ito lang kasi yung footbridge na makikita mo na pwede mong tawiran pa kapila. No, maliban to sa mga pedestrian na crossing, pero medyo malayo-layo yun. Kaya dito tayo aakyat. Pupunta na tayo ng hawkers. Pero papasilip ko muna sa inyo yung dolomite natin. Pero madalas na ako makikita dito ha. Araw-araw nyo na ako makikita. Magkakaroon tayo ng update sa Manila Bay. Ito, papasilip ko sa inyo mga kayo. Abangan ko lang yung ating pool. Ate, kuya! Ayun, bawal-bawal pa rin yung kumpulan. Kasi nga yun yung iniiwasan. Gaya nung nangyari nung nakakaan sa linggo. Sobrang dami ng tao sa footbridge. Alright mga kayon, maraming salamat. Ayun na yung araw. Ganda dito. Maraming salamat po. Thank you for watching. Joe Malone World Travel. Mas madalas na ako makikita dito sa Manila Bay. Thank you so much po.